Magandang araw po para sa ating lahat. Ako po ay nagagalak at muli ko po kayo nakasama para sa ating Kingdom Devotion. Nang mga nakarang araw po ay nabasa po natin sa Esther chapter 3 na naging isang queen po si ang isang Hudyo na si Esther kay Haring Ahasuerus. Ngunit dahil po kay Haman na isang kanang kamay po ng hari, nailagay po sa panganib ang lahat ng mga Hudyo kabilang po rito si Esther. At kung patuloy po natin sinubaybay ang mga kingdom devotions natin nitong nakarang araw, madami pong mga pagbabago na nangyari. Habang po inimbitan ni Esther ang hari at si Haman sa isang kainan, dito po sinabi ni Esther ang balak na pagpatay sa kanya at ng mga Hudyo. Nagalit po si Ahasuerus at nagmakaawa po si Haman sa tabi po ni Esther. At dahil dito, kinonsider po ng hari ito isang harassment kay Esther, kaya ipinagbitay ang haring si Haman. At ang hindi po kapanipaniwala pagbabago dito sa sitwasyon na ito ay hindi lang nailigtas si Esther at ng mga Hudyo, ay si Mordecai po, ang pinsan po ni Esther, ay naging ang pinalit sa bilang kanang kamay po ni nung hari. Basahin po natin ang passage chapter 9 verses 11 verse 215. Nung araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng pagpatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos, at kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Inuutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit, hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Dito po, imbis na ang mga Hudyo ang hulihin, ay sa halip na bigyan pa sila ng permiso na napatayin ang sinumang nagtangka sa buhay nila. Dito po, makikita natin na sa huling saglit ng panganib ng mga Hudyo ay binaligtad ito at nabigyan pa sila ng pabor ng hari at napunta sa kanila ang kaligtasan. Although ang example na ito ay medyo extreme, ang makikita po natin na at the last moment, ang Panginoon ay nasa mga Hudyo. Bilang mga anak ng Diyos, ito po ay isang bagay na dapat po nating tandaan na maaaring pong dumadating tayo sa mga sitwasyon na pakiramdam natin ay trapped na po tayo, at kung minsan akala natin ay hindi nakikinig o walang ginagawa ang ating Panginoon. Pero tandaan po natin na kailangan natin patuloy ang ating pananampalataya sa Kanya at tiwala. Dahil alam po natin na sa lahat ng mga salita Niya, lagi Niya tayong sinasabihin na hindi Niya tayo pabababayaan. So tandaan po natin ito at manalangin po tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat dahil patuloy niyo po kaming iniingatan at ginagabayan. Na hindi lang ninyo kami iniiwan, hindi niyo rin kami pinababayaan. Sa oras po na ito, ipinapanalangin ko po na ang bawat isa na nandito ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan at karunungan. Lalo na po sa mga sitwasyong tipong wala na pong mapuntahan at pakiramdam nila ay chap na po sila, bigyan niyo po sila ng kalinawan at patuloy niyo pong iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal at gabay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen.